October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Aimee Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman dayang nga ito ang giistoryahan din hi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then si ang answer niya was na. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya ang natanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Aimee Marcos. I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family. And I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ko sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM tsaka si Senator Aimee. And nag-request sila ng pag-usap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto ko umeksena ni Martin Romualdez, gumawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures, umupo ako sa couch, nasa tabi ko si BBM, sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. Sabi niya, yes, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 nata sila pumunta sa Davao. So okay na yun. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Kasi, hindi naman talaga siya kasali. Sinisik-sik-sik-sik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house. Tambi!
Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, sa BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako, sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong President. I think may iintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, may daming big ticket projects. Si PRD. Sa build, build, build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket projects project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. And naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay. I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty. Quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang mangyayari. So, nagpagawa sila. And then, tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey. Okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayo maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President BBM Sandro Marcos. Ah, pwede nyo tingnan mamaya. Bawal magpicture ha. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paolo at si Baste. Umupo kaming apat. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Wala man sila sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo? And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter
in-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong vice president. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang vice president. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanon doon yung PRD, and then ginanon niya. And then he said, no, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang vice president, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yon. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong president, ni President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong president. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay president, mas mahirap pa. Sabi niya, mawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So, that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception.